Magandang araw sa inyo mga kabayan, Dolrich here and welcome po sa panibagong video dito sa channel ko. At ang gusto kong gawin ngayon is bigyan ulit kayo ng update about travel advisory kung kayo ay Filipino OFWs, non-OFWs o balikbayan na gustong umuwi ng Pilipinas ngayong kalagitnaan ng pandemic. Gusto ko rin kayo bigyan ng update kung kayo po ay nakabase ngayon doon sa 7 countries na under travel ban at saka yung 2 extra countries na nadagdag dito po sa travel ban. Alam niyo po, tuwing gumagawa ako ng travel update this past few months, I am hoping na sana meron akong good news na pwedeng ma-share sa inyo. I am hoping na sana merong balita na maapag-inspire sa inyo, maapagpalakas ng loob ninyo. Pero unfortunately, on this update is hindi po siya ganun. Unfortunately, wala pa din kasi talagang nabago o naiiba doon sa mga naging travel updates natin for the past weeks. Ano, same pa din sila halos. At kagaya nga po ng dati, ang reasoning pa rin ng government natin is para maiwasan ang pagpasok o pagkalat ng Delta variant sa Pilipinas. Kaya po nila ginagawa at patuloy na pinapatupad itong mga restrictions na to. Kasi sabi nga ni Presidential Spokesperson Harry Roque, mas nakakahawa at mas nakakamatay ang Delta variant. Ang sagot, mas maigting na mask, hugas, iwas at kung po pwede na po ay magpabakuna na po tayo. Hanggang katapusan po ng buwan is meron pa ding travel ban. Ang mga bansa na kabilang sa travel ban po ay ang Indonesia, India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Oman at saka po ang UAE. Ibig sabihin yan, ang mga Filipino na nakabase po dito, OFWs o non-OFWs, ay hindi papayagang makauwi ng Pilipinas dahil po sa pangamba na maaari silang pagsimulan ng Delta variant cases pagdating nila ng Pilipinas. Ang para lang po makaingat tayo. Kahit na sa tingin ko, very very unfair po yan. Napakatagal na, halos 2 months, 3 months na rin pinapatupad po ang travel ban na yan. Pero nadadagan pa po siya. Sumama na dyan ang Thailand at Malaysia. Ibig sabihin kung kayo din po ay kababayan na manggagaling sa Thailand at Malaysia ay hindi din po kayo papayagang makapasok ng Pilipinas o kahit na ba nanggaling kayo doon within the last 14 days pagbabawalan pa rin po kayo makapasok sa atin. So another set of bad news na naman ito para sa mga Pilipino. Mga kababayan natin na umaasa na makakauwi po sila ng Pilipinas. Napakatagal na rin kasi nitong travel ban po talaga na to, no? So itong travel ban na to is hanggang katapusan po ng July. And then for July 31, maaari maglabas po sila ng panibagong announcement whether i-extend nila ito or tatapusin na po nila itong travel ban. I have this feeling na i-extend po yan sa totoo lamang. Kahit na alam naman nila yung stress at yung bighati ng mga kababayan natin na nandiyan po naka-base, biruin ninyo yung ilan po sa mga yan na wala na ng trabaho, yung ilan po sa mga yan cancel ang visa or na-expired ang visa, ang ilan po sa kanila yan nauubos na yung savings nila, ang ilan naman po sa kanila yan ay hindi makapag-apply ng repatriation flights dahil kakaunti lamang po ang repatriation flights na inoorganisa ng ating government. So andun po yung mga stress, andun yung mga factors na yan. Kaya alam ko na mahirap at sobrang nakakapagod ang pinagdadaanan na mga kababayan natin dyan po sa mga bansa na yan under travel ban. Sana naman ay payagan na silang makauwi at makasama ang family po nila dahil kung tutuusin, gugustuhin din naman nilang mag-quarantine, magpa-RT-PCR test pagdating nila ng Pilipinas. Ang ilan nga po dyan sa kanila, maaaring fully vaccinated pa. So para po sa akin, itong travel ban na to has been too much of a precaution, ano, itong travel ban na to para hindi payagan ang Pilipino na makauwi ng sarili niyang bansa, sobra-sobra naman po ito. Hindi na siya makatarungan at talagang nakaka-discriminate na po. Yung travel ban po sa Malaysia at Thailand ay magsisimula ng July 25, 1201 at matatapos ng 11:59 July 31, 2021. Tsaka isa pa po sa mga passengers naman na nasa transit na, ibig sabihin mga on the way na from Thailand and Malaysia na pa-uwi ng Pilipinas, ay kakailanganin po nilang mag-undergo ng 14 days facility-based quarantine. Ano, kakailanganin din po nila syempre ng negative RT-PCR results. Ang update po dyan is about the green lane, ano, kasi starting July 26, 2021, lahat po na mga pasahero, OFWs, non-OFWs, balikbayan, and foreigners na manggagaling sa green list
countries na itinalaga ng IATF at DOH ay kakailanganin lamang po na mag-undergo ng 7 days facility-based quarantine, kung saan on their 5th day of quarantine, mag-undergo din sila ng RT-PCR test. Pero para po maapasok dito sa shorter quarantine regulation ng government natin, kakailanganin nyo munang ma-meet ang sumusunod na conditions. Una po dyan, dapat 14 days bago kayo umuwi ng Pilipinas, dapat nanggaling kayo sa green list countries. Dapat doon din kayo nakabase sa green list countries po na yun. Ano? Ipapakita ko sa inyo yung current list na mga green list countries. Alam nyo po, yung green list countries na yan, maaaring madagdagan, maaaring mabawasan. Depende na rin yan sa pag-evaluate ng DOH po. So, every time kailangan ninyong tingnan yung update nila to make sure kung ano-ano mga bansa ang green list para po maka-avail kayo ng shorter quarantine period pag umuwi kayo ng Pilipinas. Pangalawa naman po na condition nila is syempre kailangan fully vaccinated ka po whether abroad o sa Pilipinas. Hindi po pwede yung partially vaccinated or hindi vaccinated. Kahit nanggaling ka pa sa green list countries, kung partially vaccinated ka or kung hindi ka pa vaccinated, kailangan mo pa din po mag-undergo ng 14 days quarantine. Ibig sabihin, 10 days sa hotel at 4 days home quarantine or depende po sa LGU mo. Pero ipagpalagay na natin fully vaccinated ka at nanggaling ka sa green list countries, then 7 days ka lamang po kailangan mag-quarantine. And then, yung mga vaccination cards nyo or certificates ninyo will be independently verified or confirmed by Philippine authorities as valid and authentic upon arrival in the country. Kung po sa mga qualified for the green lanes, yung Bureau of Quarantine natin will ensure strict symptom monitoring habang nasa facility kayo for 7 days. At kahit na mag RT-PCR test po kayo on your 5th day at negative ito, ay kakailanganin nyo pa din syempre tapusin ang 7 days quarantine po ninyo. If ever during that quarantine sumama ang pakiramdam ninyo, mag-undergo po kayo ng RT-PCR testing at titingnan doon kung ano yung magiging resulta. If mag-positive yun, then susundin ninyo yung regulations ng DOH natin, depende na rin yan sa mga simptomas na nararamdaman po ninyo. If ever negative po ang RT-PCR test ninyo on your 5th day at matapos ninyo ang 7 days, then puwari na kayong umuwi sa inyong LGU. After po ng 7 days quarantine po na yan, the Bureau of Quarantine will issue a quarantine certificate kung saan po naka-indicate yung inyong vaccination status. The individual is enjoined to do self-monitoring for the next 7 days din daw po. Ibig sabihin, kailangan nyo pa rin i-monitor yung sarili ninyo for symptoms or whatsoever for the next coming days. Ang ibig sabihin naman po niyan is kailangan nyo pa din obserbahan ang sarili ninyo for at least a week. Samantalang yung mga kababayan naman po natin na fully vaccinated pero hindi lang galing sa green list countries, unfortunately, is kailangan pa rin po mag-undergo ng longer quarantine period. Ibig sabihin niyan, 2 weeks quarantine. 2 weeks quarantine, 10 days po sa hotel, 4 days home quarantine, or depende na lang yan sa regulation ng LGU kung saan po sila uuwi. Tapos yung RT-PCR test naman po nila is on the 7th day of quarantine. Again, kung negative ang RT-PCR test on the 7th day, kakailanganin pa din po nilang tapusin ang 10 days quarantine. Ang tinatanong po dyan ay fully vaccinated na kami, bakit hindi kami maaaring mag-undergo ng shorter quarantine period? Ang sinasabi ng government po kasi natin palagi is yung vaccination status daw po, they cannot verify it independently and confirm as valid or authentic upon your arrival sa Philippines. Wala pa din pong ginagawang way yung government natin to do that. Ano, wala rin ako narinig na any news or any updates. Ang nagiging basehan lang talaga nila so far is kailangan manggaling sa green list countries yung Pilipino po na uuwi ng bansa. At kailangan syempre fully vaccinated siya, of course. Kung kayo naman po ay fully vaccinated at manggagaling sa green list countries pero kailangan ninyo mag-transit sa hindi green list countries, maaari pa din po kayong umuwi ng Pilipinas at i-enjoy ang 7 days quarantine provided na nasa airport lang kayo at hindi kayo i-clear ng immigration ng non-green list country po na yun. Marami rin po yung tatanong, ano ba yung criteria ng DOH or IATF para mapasama sa green list ang isang bansa? Para sa mga bansa po na yung population nila is greater than 100,000 or less than 100,000, kailangan po
yung incidence rate nila over the course of 28 days should be less than 50 para po mapasama sa green list ng Pilipinas. Although hindi naman sinabi ng DOH or IATF gaano nila kadalas ito chinecheck at gaano kadalas sila magbibigay ng panibagong listahan ng green list countries. Para po sa mga foreigners and Filipinos na nabakunahan sa Pilipinas, kung uuwi po kayo at nanggaling kayo sa green list countries, kailangan nyo pong ipakita yung inyong LGU hospital issued vaccination cards or yung LGU issued vaccine certificate. Provided din na itong mga certificates or cards po nito can be authenticated, can be confirmed by the Bureau of Quarantine pagdating po ninyo ng Pilipinas. Sa mga Filipino naman po at foreigners na nabakunahan abroad, they must present the vaccination certificate issued by health authorities of their place of vaccination. Provided din na itong certificate na to can be independently verified or confirmed by Philippine authorities as valid or authentic. So nakita po ninyo ang daming conditions na inilatag ng IATF, ng government natin para makauwi ka sa Pilipinas, para mapag-enjoy ka. Trust me, it's a lot of stress and preparation and a lot of patience kung gugustuhin po ninyong umuwi sa bansa po natin ngayong kalagitnaan ng pandemic. At palagi kong sinasabi at uulitin ko pa din, kung hindi po urgent na pag-uwi ng Pilipinas ngayon, maaari po sana na ipagpaliban na lamang po natin ito hanggang sa umokay or mawala na ang quarantine regulation sa Pilipinas. Hindi po natin alam kung kailan, hindi ko rin masabi kung kailan. Nakadepende talaga yan sa kung paano ba bababa ang cases ng COVID. Ang disadvantage na ikita ko kasi dyan is yung pagkakaroon po ng quarantine, 14 days or 7 days, kasi itong quarantine na to hindi mo pwedeng gawin sa bahay, kailangan mo siyang gawin sa hotel or facility base. Ibig sabihin dyan, for non-OFWs, gastos mo yan, pamasahin mo, pagkain mo, nakaka-depress, nakakalungkot, at uubusin mo yung bakasyon mo sa loob po ng hotel na yan. At saka yung budget mo din, syempre. For non-OFWs po, sagot po ng government natin yan, wala po kayong kailangang gastusin. Pati na rin yung pag-uwi po ninyo sa inyong mga probinsya. Tourists not yet allowed po para pumunta, umuwi ng Pilipinas. Bawal pa din po ang tourists ngayon sa atin. So, doon ko na po tatapusin ang travel update ko. Ano, sa mga kababayan natin na gusto umuwi ng Pilipinas, ayan po yung latest update natin. Bad news pa din, di ba? We will still have to wait for good news. Kailangan pa din natin mag-antay for updates. And the way I see it, mukhang hindi maganda. Talagang i-extend pa din nila ito, panigurado. Wala pa din ako nakikitang shorter quarantine inside for those people na fully vaccinated na manggagaling sa hindi green list countries. Tingin ko 14 days pa din po yung mananatili for a while. Samantalang yung travel ban naman po natin dito sa 9 countries na to, I do think they will extend it at the end of the month. So sa mga kababayan po natin na directly affected by this decisions and regulations ng government po natin, lakasan nyo pa po ang loob ninyo, tagan nyo pa po ang pasensya ninyo, at saka sana let's hope and pray na maayos na po ito at magising ang mga government officials natin at baguhin yung kanilang regulations in time. So mga kababayan, maraming salamat for watching this video. If may mga questions pa po kayo, kahit ano pa man yan, ilagay nyo lang po sila sa comment section and I will answer those as soon as possible. You can also follow me sa Facebook page ko po, Filipino Expat Life. Doon ang poposin ako ng updates. And mag-iingat kayo palagi. God bless everyone. Stay safe. Bye-bye.